Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito na nga, no, si Jeffrey Magpantay ay ubo din ng napakasinungaling. Katulad din ng kanyang amo na siya, dating Police Major Alan de Castro. Kahit nakitang-kita na sila yung may kagagawan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camillion, ay tudo deny pa rin itong mga ito. Ito na nga, ano, huling-huli na, pero tudo deny pa rin. Sabi ng CIA DG, kitang-kita ng dalawang witness na itong si Jeffrey Magpantay na kilala dahil sa tato nito sa binti. Nung tinanong nga ni Sindro Roberto de la Rosa kung totoo bang may tato ito sa binti, sumagot, oo, may tato daw. Confirm na may tato ito sa kanyang dalawang binti. Pero nagsisinungaling pa rin. Ano kaya gagawin itong mga tao na ito? Putulin na lang kayo ang binti nito para mawala yung kanyang tato. Palatandaan na nga yun, ano, na itong dalawa na ito ay sila talaga ang may kagagawan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camillion. Pero tulo pa rin pagsisinungaling. Pero itong si Jeffrey Magpantay, ano, parang kumambyo na ito. Baka talaga makipag-usap na ito kay Senador Bato de la Rosa at nitong si Senador Rubin Padilla. Dahil nga, ayun kay Rubin Padilla ay napakahirap ng buhay sa Biligid. Baka siguro, mga kababayan, ay nahimasmasa na ito. Baka ituro niya na kung nasaan na ba talaga itong nawawalang dalaga na si Catherine Camillion. O baka naawa na rin sa ina ni Catherine Camillion na tudo talaga nagmamakaawa para sabihin naman nila kahit napatay o buhay, basta may balik ang katawan ni Catherine Camillion. Ang importante, makita ng pamilya ni Catherine Camillion. Yun na nga, no? Huwag na natin itong patagalin. Talaga, nakaka-hype na itong mga tao na ito. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Magpantay! Yes, po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka? Kung wala kang papel? Sinampinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinampinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinampinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang actually, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, hindi ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDG, the PNP. Yeah, malinaw, CIDG. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV into a from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barrel. Anong ginagawa nito? Malis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tato sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tato ka? Meron po, Your Honor. Meron? Meron po. Confirm yung sinabi ng witness? Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni... Yes po. ...ni Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinideny mo is... Hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother? Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private talakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun lang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya? Opo, Your Honor. Yes, good, Robin. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo?
Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi niyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ah. Kayo, wala pong ganun? Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala? Hindi niyo po nakita? Hindi niyo po nakilala? Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang si IDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Hey. Nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. E nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po, nasa piskal na po ang kaso namin at ano na po sa bitid for resolution na po. Kaya, mawalang galang na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sigado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Pinapakinggan ka nga namin eh. Salita ka eh. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na ba, maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo. Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng privado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, huwag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan huwag. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, si Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camilon? Mayroon kayong gustong paparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung
sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una hong labas na, kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin, pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, magpatay. Hindi ka ba na konsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Eh kung saan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan niyo naman. May balik yung katawan na doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw eh, pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya, tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng 2 witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilangguyan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan, nakakulong. Definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala.
Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo ng sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive position sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Bernili after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, ititestigo po. Ha? Wala po akong ititestigo laban kay Major. At wala po akong alam tukol sa babae. Ibig ko sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, Your Honor. We're offering you or... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn namin natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Eh, makikita mo yung parents, oh. Kawawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yun nga, no? Sana nga itong si Jeffrey Magpantay ay lumambot na nga ito. Sana makipag-usap kay Senador Bato de la Rosa at kay Senador Robin Palilia para naman aminin niya na ituro niya na itong si Police Major o dati Police Major Alan de Castro para naman mas mapagaan yung kanyang sentensya. Hindi naman siguro ganun kabigat yung kanyang sentensya kung ituturo niya na talaga itong si Police Major Alan de Castro. Sana nga nakonsensya na rin itong tao na ito kahit na napakasinungaling ang tao, mayroon pa rin konsensya bawat isa sa atin. Yun ang ano, pasalamat lang din itong mga tao na ito, itong si Police Major Alan de Castro at itong si Jeffrey Magpantay dahil wala na si Senador Rapid Tulfo doon sa Senate hearing ngayon dahil nag-walk out nga itong si Senador Rapid Tulfo kaya wala na doon sa ginagawang Catherine Camilon Senate hearing. Yun ang ano, andito na lang muna ano. At pagkakasalik, baka alam nga talaga ng pamilya din ni dating Police Major Alan de Castro kasi family driver pala ito. Imposible namang walang nakwinto-kwinto ito sa pamilya nila Police Major Alan de Castro. Baka naman may alam talaga ang pamilya nitong si dating Police Major Alan de Castro sa nangyayari sa Beauty Queen na nawawala na si Catherine Camilon. Yun ang anahan dito na lang muna. Ano? At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo ulit kay Member Jeff Religious ng Punilan, Bulacan. Magbabasa tayo dito. Shoutout kay Marietta Pinca, kay Aloy Clona, Ricardo Reyes, Trabajador Mix Black, Dung Lando Fernandez, kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Karoling Kawakami ng Japan, Idmar Bukot, Angelis Bells, Rolando Kabugao, shoutout kay Ada Romaldo, akala ko Romaldes. Shoutout na rin kay Marian Solis at Ma'am Joyce ng Japan, Bert De La Cruz, at kay Oy, kay Richie Aperesi Vlog, ha? Shoutout sa'yo. Taga Itapi, Bohol. Yun ang anahan, dito lang muna. At once again, this is Sundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.